Hello, Kwaitan Philippines, hello, Middle East, and hello, world. Ayan po, welcome dito at sa atin ulit sa online kwentuhan natin sa isa sa mga estudyante ng ICSA. Ayan po, no, may kasama tayo ngayon sa isa sa mga international student natin, yung mga, ano, no, yung mga kapo-OFW natin na naka-reside ngayon sa iba't ibang bansa. Sa isang mga estudyante natin, let's welcome po si Ma'am Nancy. Ayan, welcome po sa ating program at sa kwentuhan online, Ma'am Nancy. Hello po, good morning po sa lahat. Good morning po sa inyo. Ako nga po pala si Nancy Bitoon Upigal. So, I found ICSA first on Facebook po. Actually, I first enrolled in my degree course, BSBA Financial Management. And then, it's like, they are having that IT anniversary, and it was like I won the prize, but I really wanted to. No, naalala ko, Ma'am Nancy, ikaw yung isa sa mga mga participants natin doon. Yes, and then it was like I really wanted to enroll in this office management course, but it was like, you know, financially, it's pandemic also, and we really all need that financial support. So it's like what pushed me through to enroll earlier is that yung nanalo po ako. Ayun. And then, parang sign na, ito yung magandang options. Pagkakataon. Sayang din po naman kasi. Kung hindi ko gagamitin, 30K din yun. So then, I enrolled. Pero wala talaga akong pera noon. Parang napilitan ako kasi paano ba to? Tapos kailangan kong mag-cash in first before I can use the 30K, right? So it's like, akalain mo magagawa nung pala talaga ng paraan pag gustuhin mo. Pag gusto talaga. May kasabihan nga, pag gusto, may paraan. Pag maraming kailan, di ba? So ayun. Yes, ma'am. Kamusta naman yung ano. Saan bansa nga tayo ngayon, ma'am? I'm in UAE po. Abu Dhabi. UAE. Mga ilang taon na tayo dyan sa UAE, ma'am? Actually, 4 years na po ako. Exactly 4 years here. 4 years. Yes po. Ma'am, kung yung makikwento sa atin din sa ating mga manonood, no? Kung paano tayo nakapunta dyan sa UAE at ano yung trabaho natin ngayon, which is makakatulong ba itong mga enrolled courses mo, lalo na yung sa office management na course po ninyo, no? Yes po. Actually, I came here as a domestic helper po. And then it was in my second contract when I just signed, I enrolled in ICSA kasi hindi, nag-decide ako na hindi umuwi kasi it started a pandemic na noon, diba? Tapos nakita ko yung ICSA, then why not, diba? Kasi gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral, gusto kong may matapos at gusto kong mag-change ng career kasi almost more or less 8 years na din akong nangangkasambahay, ganon. Then it's like, and I know, I believe in myself na may potential din ako, kaya go lang. Tapos ngayon sa about our office management, honestly ICSA talagang tumutulong sila, especially to their teachers, because hindi rin naman kasi office management lang in-enroll ko. I even enrolled in an accounting diploma in accounting. Yes po. Sa mga manood natin, si Ma'am Nancy kasi enrolled siya sa mga several courses natin dito sa ICSA. Ay ka nga ni Ma'am Nancy, kasi nga pagkakataon na kasi andito yung ICSA na magagabay sa inyo sa mga OFW workers natin na naghahanap kung saan institution sila na mag-enroll para at least makapag-develop rin ng skills, ng professional, ng credential, kasi mga opportunities is darating lang yun. Kasi yung mga opportunities nasa sa atin lang talaga kung paano natin i-develop yung sarili natin, kung paano maging handa sa mga darating na opportunities. Kasi hindi natin alam, Ma'am Nancy, no, yung mga opportunities na daraan, at least fully equipped tayo. Yes po. And pero I'm amazed kasi in my studies, makikita mo iba't ibang tao in different ages, different nationalities, because hindi lang po kasi para sa Pilipino yung ICSA. It's like worldwide. In our office management, actually, my classmates ako noon na Ugandan, I guess. Nigerian, something like that. And then, about our teachers, sobrang yung passion nila for teaching. It's like they are not just teaching just to earn money, but they are really helping us to grow
as an individual. It's like their time, even if it's not their working time, they are still accommodating us and helping us in our subjects just to complete everything. So I'm so happy that I found ICSA. Yun po. Naging pasalamat rin namin, ma'am, no? Naging ano, isa sa ikaw sa mga nagtiwala sa ICSA. And we are very grateful din sa dito sa ICSA and very proud of you na ano, no? Na take step ka sa pag develop ng ating sarili at saka ng skills. And yung instructors naman natin talaga, they are really aimed na hindi lang para sa makaturo lang, no? At least maka-assist sa ating mga estudyante because alam din nila kung ano yung mga pinagdaanan ng ating mga kapwa-OFW, si mga sakripisyo, trabaho, oras, kailangan talagang i-budget. Ma'am, ito, ikwento mo rin sa amin, paano mo nababudget yung oras mo, no? Kasi na-enrolled ka sa several courses natin dito sa ICSA. Paano mo siya na-manage yung oras mo? Para at least mabigay rin tayo ng tips sa mga kapwa natin OFW na nag-alangan na paano ko kaya pagkakasyahin yung trabaho ko at saka yung oras ng pag-aaral. Paano kaya gagawin niya? Paano, pwede mo siya lang bigyan ng tips, ma'am, para at least, no? Para sila ng idea. Ganito po yun. It's like sandwich studies. First, in the morning, you have to wake up very early in the morning. Mag-sacrifice ka talaga ng oras for your studies. It's like even just 1 hour. Pagkagising mo, mag-aral ka. And before you sleep, mag-aral ka. For me, in the morning, I usually just give like 1 hour. But at night, 2 hours. So it's like hindi mo aakalain na tapos ka na pala. Just like our office management. Ako kasi yung taong pag nag-aaral ako, hindi yung lang yung okay na to, pasado. Ako kasi yung parang gusto ko yung outstanding, I should excel. Yes po, I should excel. Oo, ganun. Kasi ikaw rin yung maa-amaze tsaka mapaproud sa sarili mo sa result. Ganun po. Tsaka para sa sarili mo din po yun, diba? Siyempre. Kaya kahapon dumating, baka rarating lang ng certificate ko. I was really so amazed watching my achievements. Yes, achievements. And you see my grades. It's not just about grades, but it makes me proud. Especially it's like, I'm an outstanding student. Parang doon na nakikita yung ano mo, yung outcome ng pinagdaanan mo. Yung mga sakripisyo. Doon mo talaga mararamdaman. Ay, sobrang fulfilling. Yes po. Fulfilling talaga. Yeah. Hindi lang parang sa iba notice na anasa na sabihin, ay, may ano ako, nakatapos na rin ito. Parang yung sa sarili natin na, ay, kaya ko pala. Kaya ko pala. Po. Kahit na nagtatrabaho, kahit na andito ako sa abroad, kaya ko pala i-develop yung sarili ko. Hindi po madali. Pero you have to give time. Oo. If you really want to, you can achieve. Ganun po. Yun. Yeah. Hindi talaga, no? Kasi may iba tayong mga kapwa-OFW na. So, umpisa pa lang, syempre. Andun talaga yung ano, yung adjustment period, as in na, ano yun, yung grabbing, ano, yung cut ng oras mo, oo, sa time mo, na yun, sudden changes. Kasi kailangan, dapat, ano tayo, fully prepared na mag-ano, na yun talaga, gustong-gusto natin na tapusin itong course na ito. Kasi, di ba, hindi naman to para sa iba, para to sa atin na sarili, yun nga, no? So, salamat, Ma'am Nancy, yun, no, sa pagbigay ng tips sa kanila, lalo na dito sa isang course mo na tapos mo na, yung office management. So, kailangan talaga, no, na magkaroon ng routine. Inshallah, the accounting. Actually, I got also the Arabic class, and I finished it. Yes po, inihintay ko din po yung certificate. It's like, accounting will be, I'm also excited for that because it's December. It's hard, especially now, Ramadan. Saka, alam niyo, nakatrabaho sa bahay. Dapat talagang bawat oras, minuto sa pagbabudget, kailangan mo talagang ibabudget. Kasi, minsan, andyan yung mga pagsubok pa, no, na, ay, may nag-aaya lumabas. O, alapan. So, kailangan mo talaga na disiplina. Yes po. It means more discipline. And just keep track on your vision na kung ano yung gusto mo. In the future, you have to do it. Every day, just look at your goal na yun. Always remind yourself na may goal ka, na gusto mong baguhin kung ano man kung ikaw ngayon, na gusto mong mag-improve in the future. Yun po.
Ayun. So yan, no, magandang ano yan, magandang mensahe galing sa isa sa mga estudyante natin na international, no? Na ayun, kailangan talaga kung para natin sa sarili natin, kailangan talaga natin na magsikripisyo at ano, no, mag-take step kasi walang mangyayari kung hindi tayo gagalaw. And then yun, ikaw mo nga, no, dapat every day may natutunan tayo na bago. Kasi nga sabi nila is learning is a never-ending process. Ayun nga, para at least, no, ma-develop yun yung sarili na. And ma'am, kamusta pala yung ano ninyo, pag-aaral ninyo sa office management? Kasi alam ko online class siya. Naging madali ba sa inyo or paano mo yung nababudget yung oras mo sa online? For me po, I think hindi po siya naging mahirap sa akin kasi ginusto ko din po kasi I also like the teacher and she's so inspiring. Miss Maricel Manalo, she really inspires me a lot. You know, I have joined in a community, in a Toastmasters club, because I really like the way she deliver her lessons and everything. It's like, Mom, how did you do that? Paano po? Like, oh, you can join here. It's like, you know, whatever you, because I told her, Mom, marami po akong nasa isip. Kung pagsusulatin mo po ako, kaya ko pong magsulat. Pero pag nag-speech na po ako in public, it's like, wala po words na lumalabas. Dapat lang po kapag parang na-shock ka sa ano, yeah, sa audience. So, it wasn't easy. And in the class itself, for me, she makes it more easy. And it's because maybe I am really eager to learn. That's why it wasn't difficult for me po. Maybe from the beginning, I am just looking at especially the last project that we had. Ano po yun, yung business proposal. Parang ang hirap po kasi gagawa ka ng business proposal tapos ipresent mo. But it was like when I was already in the process, ang dali lang po pala. Especially pag gustong-gusto mo siya. I-focus mo lang po yung sarili mo, ganun. Tapos yung bang every time na sasabihin mag-deliver, it's like I get excited, but it's different if I'm already there, especially come. The job interviews and everything. Ngayon, andyan na yung confidence mo, ma'am. The way, yes, na mag-speak ngayon, di ba? Nakikita naman natin ng manonood na andyan na yung confidence mo, like, to deliver your, ano na, yung thoughts mo na gusto mong ibigay na mensahe sa mga manonood. Andyan na. I think yan yung mga isa sa mga fundamental na skills na natutunan mo dito sa office management. Yung communication. I'm really thankful. Yes, I'm really thankful for that. Yeah, the job interview, the business proposal, it's like you will deliver your own business proposal. It's like the practice that we had in the process of that office management course, it really molds people. It's like, ayun. Yeah, I get myself confused. Matatouch talaga ako sa mga ano, no, sa mga mensahe mo sa ating mga manonood na eto from there, ito ka na ngayon, na yung confident ka na sa sarili mo, kaya mo nang i-deliver yung mga ideas mo. I think yan, yung next step is yung paano implement yung mga natutunan mo doon sa office management. And yun, no, we're looking forward sa more success mo, Ma'am Nancy. Kasi lalo na ngayon na you are working sa UK diploma mo na course na accounting. So, yun talaga, we are looking forward for that. So, kamusta naman yung sa accounting mo, Ma'am? We're going through to the accounting class. Sa accounting po, for now, it's like, kasi Ramadan, parang konti-konti lang po. I am in the unit 2. I've done with the unit 1 with a merit grade, but really I really want that the higher grade. I know and I understand that I'm still working and it needs more attention. The accounting, it really needs more attention. Kaya nga po ako nag-enroll ng accounting kasi nahihirapan po ako dun sa degree course ko and I am studying accounting. It's like I need a teacher. Kailangan mo talaga ng actual na yung teacher na mag-discuss kayo for discussions. Mm-hmm. And alhamdulillah, it's really worth it. Worth it naman po. Hindi ko mo nga po inakala na mag-fit sa budget. It was really not cheap. Parang hindi talaga. Parang tawagan nila, di ba? Yung tao, sa tao yung gawa, sa Diyos yung ano, no? Yung yes po, ganun lang po siya. Ito provide talaga si God para sa mga nagdi-dream talaga na, ano yun, na
make through sa lahat ng mga dreams nila na gusto nilang magawa habang dito nasa abroad tayo. Yan po, no? Ma'am, so eto, I think yung mga instructors ninyo is very proud sa achievement ninyo, especially kay Ma'am Marcel, kasi nga, no, natapos niyo na yung inyong course sa office management. At the same time, natanggap niyo yung certificate ninyo. Kumbaga, yung certificate is parang second award lang sa inyo, no? Kumbaga, yung self talaga na ngayon na-develop niyo na is parang fulfilling talaga. So, nakikita ko sa inyo ngayon is para talagang na-achieve mo na yung one step ng dream mo na yan, na yun, yung public speaking, yun, communication. So talagang napakaganda talaga ng development side. And ma'am, sa ating mga mananood, ano po yung mga mensahe natin sa mga nag-aalangan pa, sa mga dating mga OFW ka pa, OFW na nag-aalangan pa ngayon na mag-take step sa kanilang goal na ma-reach yung kanilang pangarap na habang nasa abroad, kaya pa rin. So paano natin yung, paano mong i-mensahe sa kanila? Sa mga tulad ko pong OFW, it's like, even me, before I was in doubt, nag-aalangan po talaga ako kasi hindi ko po alam, legit po ba kaya ito? Ganon. Tapos it's like, kasi, from me, my side, it's like, you need the potential. And if you want to reach your goal, you have to make a step. At saka, sa una lang naman po, mahirap. Pag nasanay ka na po mag-aral, madali na lang po. Para na lang pong, it's like, something is missing pag hindi ka po nag-aral sa isang araw. Basta araw-arawan mo lang po, madali lang po siya. Opo. Hindi po mahirap. Kailangan yun lang po ng dedication, kailangan yun lang po na maging straight to your vision, kailangan yun pong tanawin kung ano yung pangarap nyo. Sa mga may pangarap po dyan na makapagtapos, take a step. Now, huwag nyo pong ipagpabukas ngayon na po. Kasi, hindi po natin may babalik yung oras. Yan po. Yan lang po. Sabi nga nila, no, time is gold. Kasi nga yung yan oras po. Mabilis lang lumabas. Mabilis, sobrang bilis. Mabilis lang. Kasi kagulayan malaya, natapos ka na. Yes, natanggap na yung credential mo. So, yun nga, pressure kayong oras. Hindi na mababalikan yung tama nga yan, Ma'am Nancy. So, kaya kailangan, live your life to the fullest and then, achieve your goals na ika ni Ma'am Nancy. Kasi, yung oras talaga, hindi mo na mababalik. So, habang nito, so, isa baka sa mga manood natin, ito na rin yung sign sa inyo na take step, take actions para at least ma-fulfill yung mga goals ninyo sa buhay. Yan. So, ma'am, baka meron kang i-greet dito sa ating online live kwentuhan. Shout-out mo. Yan, kamusta mo yung mga family o mga kaklase mo din sa office management, sa accounting, or sa mga teachers mo. Yan, pwede ka na mag-post sa kanya. Thank you po. Shout-out ko nga pala. Ay nga pala sa especially kay Miss Marisol, she told me that nandito na to sa akin, pero siya po yung nagbukas ng pinto para sa akin. So, salamat, maraming salamat po sa iyo, Miss Marisol Manalo. Thank you so much, ICSA. At saka to my friends, hi, Aprilin, kaya natin to. She's my friend in this institution. So, she is one of my close friends. So, kaya natin to, Ben. And then to my family there in Philippines, back in Philippines, salamat, maraming salamat sa pag-iintindi. Maraming salamat sa pag-iintindi sa akin na kahit kinakat ko yung budget para sa inyo, naiintindihan nyo kasi alam nyong gustong-gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral at gustong-gusto ko talagang mag-change ng career. Thank you so much for understanding me. And of course, to my beloved one who's always there, even though I'm not that, you know who you are. So I will be sharing this one to him. So, and then, of course, to God Almighty. Thank you so much. Because if it's not for him, I won't be here. I won't be here and nothing will happen. So thank you so much. Upon his guidance talaga. Yan, yun yung kailangan natin mag-take actions. And he's always there.
to guide us whatever our heart desires. Andyan talaga siya. Whatever sacrifices, whatever troubles, obstacles, andyan talaga siya to guide. Basta doon lang tayo. So, kung ano mang gusto natin. Ayan, maraming salamat, Ma'am Nancy, and we wish you more achievement. Isa, una pa lang yan yung achievement mo sa office management. Susunod na yan. Kailangan mo lang talaga, yun na. Kailangan talaga ng focus. And I think na-master mo na yan. Andyan na yung routine, andyan na yung driven mo na, makapag-develop ng sarili, ng credentials. Kasi nga, di ba, yung ano yung trabaho natin ngayon, we can improve it to another level. Ika nga nila. So, hindi lang tayo ganito. Pwede tayong mag-step up pa sa mas magandang opportunity. Ayan. So, isa sa mga halimbawa na yan si Ma'am Nancy sa ating mga manunood. Ito, kasi marami din nagda-doubt mo sa ICSA. So, isa na yan sa mga estudyante natin ngayon, si Ma'am Nancy, na nagpapatunay na itong ICSA talagang andito, which is open for all and available worldwide kahit sa mga bansa. Kahit si Ma'am Nancy na sa UAE, kaya pa rin. Kahit kinaya niya pa rin. Kahit nasa abroad, kayang-kaya. Kayang-kaya natin. Kaya lang natin laban. Laban lang, sabi niya lang. Para tatapag mga po. Ayan, maraming salamat, Ma'am Nancy. I think nakagain ka rin ng friends, family dito sa ICSA sa pag-aaral din journey. And then, yan po, no? Sa kapwa natin mga examinees, yan. Tuloy lang yung pangarap natin. Andiyan yung mga pagsubok, pero yan lang, kayanin natin, kayang-kaya natin. So, yan, maraming salamat sa mga manonood. And then, especially, Ma'am Nancy, for allowing or giving us the opportunity to share your achievement sa ating mga kapwa OFW. Ayan po na, maraming salamat. And everyone, God bless you all. And ito, Miss Lee na nagsasabi, and together with Ma'am Nancy ng ICSA, your partner in success. Maraming salamat po. Yes. Maraming salamat, and God bless you all and more achievements to everyone.